Isang napakagandang umaga para sa Pilipinas. Ito na ata ang pinakamagandang balita ng taon. Inanunsyo na kasi ni Pangulong Marcos na may good news na talagang ikatutuwa ng lahat. Nagsasawa ka na ba sa nagmamahalang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Pilipinas? Simulan na nga nating mamaalam sa mahal na gastusin. Ano ba ang napakagandang balita ni PBBM? Halina't alamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Sobrang mahal na gastusin araw-araw. Yan ang ikinagagalit ng maraming Pilipino dahil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo sa buong bansa na siyang nagiging pangunahing sanhi ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa merkado at isama mo pa ang mataas na singil sa kuryente. Ngunit ngayon, inanunsyo na ng Administrasyong Marcos sa pangunguna ng Department of Energy na mataas na bilihin no more. Yan ay dahil sa posibleng umabot pa sa April 2023 o hanggang susunod na taon ang patuloy na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa buong Pilipinas. Dahil sa inaasahang rollback hanggang susunod na taon, ay siya rin inaasahang makakaapekto ito sa pangunahing presyo ng mga gastusin ng mga Pilipino. Asahang magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin at posibleng mas bumaba pa ito sa dati nitong suggested retail price. Sa abisong inilabas ng mga oil company sa pamahalaan, 6 linggo na ngang sunod-sunod na rollback ang ipinapatupad. Kaya posibleng maramdaman na ng mga Pilipino ang epekto nito sa pagbaba ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Hindi lang nga matatapos ang good news sa pagbaba ng mga presyo ng bilihin at produktong petrolyo. Maaka-apekto rin ito sa singil sa kuryente ng mga Pilipino na posibleng mas bumaba pa sa mga susunod na buwan. Pero iginiit ng Meralco na nakadepende anya ang mangyayari kung talagang magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Hopefully this is good news for consumers because the past few months have seen increases in their instances for both. No? So kataon naman ngayong buwan na ito, and in Meralco's case, this is the second straight month. Susunod na buwan will be another story, no? Depending on the factors that come into play. Sa tingin naman ng mga eksperto sa magandang balita ng pamahalaan, nakikita nila na mananatili talagang bagsak ang demand ng langis at konsumo nito sa buong mundo, na talagang malaking magiging epekto sa presyo ng bawat binibili ng mga Pilipino. Patuloy yung ganyang sitwasyon, may posibilidad talaga na magpatuloy yung rollback. But yun nga, nandun pa rin yung threat ng supply disruption o kakulangan sa supply, di ba? So kung lalaki yung posibilidad na lumaki pa yung kakulangan sa supply, may kaakibat na pagtaas ng presyo. Talagang malaking epekto ang presyo ng langis. Kaya wag naman sana muling pumalo ang presyo nito sa pinakamataas na presyo dahil mga Pilipino na naman ang maaapektuhan nito. Pero kayo, ano sa inyong palagay ang napakagandang balita ng Administrasyong Marcos sa sambayan ng Pilipino? I-komento sa baba ang iyong salo.